16 ng Mayo, Sabado sa 5th linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napopuot sa inyo ang mundo, alamin niyo na ako muna bago kayo ang kinapuotan nito. Kung kayo'y mula sa mundo, inibig na sana ng mundo ang sariling kanya. Ngunit napopuot sa inyo ang mundo dahil hindi kayo mula sa mundo, kundi ako ang humirang sa inyo mula sa mundo. Tandaan niyo ang sinabi ko sa inyo, walang utosang mas dakila sa kanyang Panginoon. Hindi ba't inusig nila ako? Uusigin din kayo. Tinupad ba nila ang aking salita? Gayun din nila tutuparin ang sa inyo. Dahil sa ngalan ko, nila gagawin ang mga ito laban sa inyo, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagpadala sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang utosang mas dakila sa kanyang Panginoon. Hindi ba't inusig nila ako? Uusigin din kayo." Sa kabila ng naunang pagtitiyak ni Jesus sa mga alagad na hindi sila iiwan, sinikap ni Jesus na maging makatotohanan sa kanilang lahat at tahasan silang binalaan sa poot na kanilang mararanasan mula sa makasanlibutan. Si Jesus mismo ay tumanggap ng panlalait sa mga taong hindi tumanggap at kumilala sa kanya bilang Mesiyas. Ayon kay Jesus, ang bawat tagasunod niya ay kailangang nakahandang dumanas ng katulad ng dinanas niya. Kung ang Panginoon ay inusig, uusigin din ang kanyang mga lingkod. Ang pagiging kaibigan ni Jesus ay hindi nangangahulugan ng maginhawang buhay na walang pagsubok. Bago pa man magsimula ang pag-uusig sa mga Kristiyano, nagbabala na si Jesus ng lalong matinding pag-uusig na sasapitin ng mga apostol. Nababanaag na ni Jesus ang pagdakip sa mga apostol, ang pag-uusig sa kanila sa hukuman, at ang pagpatay sa kanilang lahat maliban kay Juan. Kung kamatayan sa krus ang sinapit ng kanilang guro, kamatayan din ang sasapitin ng mga apostol. Ang pag-aalay nila ng kanilang buhay ay magaganap sa iba't ibang panahon at paraan. Pagsasagawa. Makatotohanan mong tignan ang buhay. May tagumpay at may kabiguan. Ngunit sa dulo, palaging may saya at pag-asa.